ano na ang sitwasyon ng mga residente sa evacuation center at ano na ang update dito sa nangyaring engkwentro ng AFP at NPA? Ella, maayos naman ang sitwasyon ng 18,000 residente o mahigit 3,000 pamilya sa mga evacuation centers na binuksan ng Himamalan City Government. Tuloy-tuloy ang pagdating ng mga tulong mula sa public at private sectors, lalo na ang pagkain, higaan at mga gamit. Sa updates naman sa engkwentro ng NPA at AFP, kahapon muling nagka-engkwentro ang mga ito dyan sa Himamalan City. Ito na ang ika-anim na encounters ng mga sundalo at rebelde mula October 6. At dahil hindi pa talaga ligtas ang encounter site, hindi pa pinapayagang bumalik ang mga residente sa 3 barangay dahil posibleng madamay ang mga ito sa bakbakan. Magpit pa rin na binabantayan ang lugar upang hindi na makapasok ang mga rebelde dahil ilan sa mga ito ang nagtangkang humalo sa mga sibilyan. Naglagay na rin ng mga checkpoint ang sundalo at pulis, katuwang ang mga barangay officials upang mamonitor ang lahat ng mga pumapasok at lumalabas. Inami naman ng 303rd Infantry Brigade na pahirapan din ang clearing operations na ginagawa ng mga tropa ng pamahalaan dahil mataas ang mga tubo. Batay sa data ng Himamalan City Social Welfare Office, 3,795 na pamilya o 18,236 na residente ang isang linggo nang nananatili sa 18 evacuation center sa lungsod. Ang mga ito ay galing sa Barangay Karabalan, Barangay Kabadyangan at Barangay 3 na kusang lumikas dahil sa takot na malagay sa panganib ang kanilang buhay. Ayon naman sa provincial government ng Negros Occidental, tuloy-tuloy ang pagbibigay nila ng mga tulong sa mga evacuees upang walang mapabayaan. Noong Lunes, 2 sundalo ang nasawi habang 6 na iba pa ang sugatan sa bakbakan ng AFP at NPA. Nasawi naman sa palig ng mga rebelde si Romeo Nanta alias Juanito Magbanua na siyang commanding officer ng Regional Operation Command ng Komiteng Rehiyon Negros at spokesperson ng Apolinario Gatmaitan Command. Yan muna ang ating balita mula rito sa Iloilo City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lalaine Moreno.